Welcome sa ating bagong video tutorial. Sa tutorial na to ay subukan natin i-repair tong water dispenser, hot and cold to. So maliit lang siya. Yung tanke niya ay built-in. Ayan, meron siyang sariling filter. Ang tatak nito ay micromatic. Bali, lang din ito. Ang una kong gagawin ay dinisin muna. Kalasin yung mga dapat makakalas. Micromatic siya. Ang tatak niya. Ang model niya ay MWD-213. Ayan, nakalagay sa baba. Hindi pala kita. Ayan. So, ngayon, na-stock na ito ng matagal. Titingnan natin. Sugat na yung wire niya. Ayan, sugat na yung wire niya. So, hindi natin ito ipapower. Dito sa taas, merong butas. So, tingin ko fuse ito. Ngayon, ang gagawin muna natin. Una, puputulin ko muna to. Sa atin. Okay. Ayan, may mga kalat pa. Madumi. Putulin ko ulit to. Pag napala. Kapala ay nabubunot. Ito ay may pan. Oh, matigas yung pan niya. 12 volts. 0.17 ampere. Tapos, ito yung tangke natin sa heat o yung pakaluan ng tubig. Yan. Yan yung laman niya. So, ito ang totoo nito. Hindi pa ako nakapag-repair nito. So, gusto ko sana linisin kagad. Kaso, pakapares nito. Baka mabasa. Alasin ko muna. Okay, meron siyang electronic. Merong putol na wire. Ayun, isa. Ayan, putol na wire. Punta dito sa board na to, nakalagay sa kanya, NTC. Ito yung tangke niya sa tubig. Kakaiba tong ano to, hindi pa katuloy na pagbukas nito. Ano kaya itong makakalas? Okay. Ayaw kong basain to. Tatanggalin ko pa itong apat na tornilyo na to. Posibleng naka-thermoelectric generator to. Dahil sa heat sink, exhaust fan. Meron ako nakitang dalawang tornilyo sa loob. Ayun. Parang ma-access siya dito sa harapan. Subukan kong tanggalin. Ayun siya. Ayun. Tsaka yung isang yon. Yan. Tama. Tama ang ating hinala. Ka-thermoelectric di siya. Ito parang sponge lang to. Ayan nga. Ang dumi ang baho. Nababalutan siya ng thermal paste. Ang kinontrol lang itong board na to ay para lang sa cold. Itong thermoelectric. Tingin ko pwede mo mabasa, lilinisin ko yan. Yun lang, pan ang tatanggalin ko. Tapos to, pakabasain ko na lahat yan. Para malinis ang mga dumi na yan. Ayan, nalinis ko na siya at pinatuyo ko na rin. So malinis na yan. Iwaiwali, ito pa rin yung mga pyesa natin. Itong board, nilinis ko rin to. Binasa ko rin siya. Kasi hindi ko gusto yung amoy na ginagawa niya. So, pwede naman siyang basain basta patuyo yung maigi. So, mga isang linggo na, mahigit pa nung binasa ko to. So, safe na siguro tong i-energize. Ngayon, itong board natin, meron tong input, output para sa Peltier module, output para sa pan, output para dun sa ilaw. Yung ilaw na lang ang hindi ko natatanggal. Mamaya tingnan natin. Tapos, ito yung NTC, yung sensor. Ito yung NTC, yung putol. Ang hindi na lang natin natatanggal yung board na yon kasi
Kung papansin nyo, meron siyang screw sa ilalim. Kailangan tanggalin tong ibabaw na to. Ito nga palang pinakatangke niya, naka-screw pala, kaya pala hindi ko matanggal-tanggal. So meron tong apat na tubo. Yung dalawang tubo dyan, para sa input. So ito yung galing sa normal na tubig, ito. Tsaka ito. Yung galing sa filtered water natin, yung na-filter yung sa taas. Tapos yung isa, yung normal na tubig lang, yung hindi warm, hindi cold. Diretso sa gripo, yung gitnang gripo yon. Tapos merong isang bumalik, ito, para sa singawan ng hot natin, hot water. Kung titingnan natin, ayan siya, oh. Ayan tubo na yan. Yung isang yun, singawan lang yung para dito, para pagbaba ng tubig dito. Ang gagawin ko kasi, bala ko palitan yung mga wire. So, isa-isahin ko na lang yung wire palitan. Off camera na lang. Pero, siguro puputulin ko na lang dito, iinan ko na lang dyan. Ganun din sa kabilang dulo, para mabuhay pa rin natin yung connector. Yung pan niya, gumaang na ang ikot. So, minanual ko lang ng minanual. Tapos, itong tangke natin ng heater ay meron dalawang bimetal switch, thermo switch. Kung papansin natin, dalawa siya. Yung isa nakalagay kay SD301, 89 degrees C. Yung isa kay SD303, 97 degrees C. Ang dumi ng contact niya, yun o. So, papalitan ko na rin itong mga wire na to. Kaya tiyanggal ko yan. Ayan, tanggal na. Ayan o. Corroded na siya. Itong isa, pag hindi gumana yung isa tiga-cut off, itong 89 degrees C. Pag lumagpas siya doon, pumalo siya ng 97, magte-trip to. Resettable to. Okay, meron siyang pindutan. So, ang tindi ng corrosion niya. So, meron naman ako mga spade connector. Papalitan ko na rin yung mga wire niyan. Puputulin ko na muna to para matest tong switch. So, itong pula nakakommon lang sa dalawang switch. Itong puti pumunta sa hot. Itong brown pumunta sa cold. Okay, tanggal na to. Tsaka nga pala, kung meron kayo gantong model, tatoob ko muna. Kung makapansin natin, ito yung ilalim niya. So, tinoob ko lang. Yung tangke ng cold, meron siyang drain dito. Tsaka itong tangke ng hot. So, tinanggal ko lang yung cover niyan. Ito yung cover niyan. Nakasalpak lang yan dyan. Kaya ako siya nalinis ng maigi. Piyasukan ko ng tubig. Tapos, piyadrain ko ng piyadrain dyan. So, meron yung lock. Ito, medyo may kalawang na. Long nose lang to. Iipitin lang siya ng long nose para bumuka. Tapos, lalock na siya ganun. Okay. Lahat ng water dispenser, meron yung mga drain. So, check nyo lang. Depende sa model nyo. Dito makikita rin natin yung apat na tornilyong nakapit sa tangke niya. Tapos, nandun sa baba yung board na yun. Bali, meron lang siyang anim na wire. Ito yung tatlo pumunta dun sa board ng cool. Ito yung tatlo. So, nakasama lang sa wire nito. Mamaya alamin natin yan. So, iniisip ko rin kung tatanggalin ko itong mga to. Kasi hindi ako sigurado sa sealant na ginamit nila. Pero pwede tanggalin na siguro. Yung sealant na kulay puti na yan, alam ko hindi to basta-basta ang sealant. Hindi rin ako sure. Kung alam nyo, comment nyo sa baba. Kung ordinaryong sealant lang to, o sigurado to, dapat good grade ang nandito. So, subukan ko na rin to tanggalin mo to. Tanggalin ko rin tong tangke para makaluwag tayo. Tapos, ayan lang din yung switch nya para sa hot tsaka sa cold natin. So, tetest rin din natin yan. Isa-isa. Okay? So, ayan, natanggal ko na siya. So, medyo mahirap tanggalin. Yung isa, dito natanggal. Parang sealant talaga siya. Tanggal ko na yung apat na tornilyo. Hindi naman basta-basta natatanggal yung tangke. Meron siyang parang slot dito. Subukan kong pitin. Ayaw. Ayaw. O, ayaw niya matanggal. So, hindi ko napipilitin tanggalin. Ito ang dalawang tornilyo na lang ang tatanggalin ko para sumama na itong tangke na ito pataas. Ito yung maliit na board natin sa ilalim. Nandito yung ilaw. Ito yung galing sa hot side. Ito yung galing sa low. So malamang to LED at resistor lang. Kasi sa ibabaw nito. Yan lang yun o. Dalawang ilaw lang siya. Wala siyang pindutan. May plastic pa.
Ang gusto kong unang gawin, itest muna itong dalawang switch na ito kung nagana pa. So, siguro babalatan ko na lang itong wire o kaya diretso tayo doon. Papalitan ko na rin ito ng wire. Okay. So, ito hindi ko na natanggal. Ayaw nyo matanggal eh. So, hindi ko na pinilit. Ayan. Pinilit. Pinilit pala. Ah, dahil dito sa sealant na ito. Okay. Ayan. Dahil lang sa sealant na ito. Makikita natin, meron siyang slot. Nga. Napasama lang siya sa dikit ng sealant. Okay, ayan, kalas na. Pwede na natin gasain ito. Tabi na muna natin itong tangke. So, ito yung board dito. Tianggal ko lang. Palipaganti yan. Dilik lang yung tornillo dun. Mapapansin natin ito. Ito yung galing sa heater natin. Meron lang siyang diode. 1N4007 tsaka 51k ohms na resistor. Parang nasa 1 half watt to. Mas malaki siya kumpara sa 1.4 watt. Tapos yung LED niya, tatlo yung paa. Bicolor LED siya. So dalawang kulay, pero isang LED lang. Ganun din sa isa. Pero tong isa, mapapansin natin, diretso lang talaga dun sa board. Okay, so pwede ko na tong, sa tingin ko tong isang to, pwede na yung dipaltan. Kailangan lang matest yung continuity nito. Kung may contact siya dito. Kung meron siyang konting ngat-ngat dito, kapraso lang. Nakita ko na, inspect ko na siya yan. Kapraso lang dyan. Talagyan ko na lang siguro ng tape o kaya sharing cable tube. Pag okay yung continuity. Pero to, papalitan ko na yung wire nito. So, madali naman itong inangin. Mamaya test natin yung LED. Pero dito muna tayo sa switch. Ito yung switch, minalatang ko na. Pero papalitan ko rin lahat ng wire niyan. Continuity checking. So, yung pula ang common. Bali, sa naka-short lang sa kanilang dalawa. Ito yung sa hot. On go. Wow. May resistance siya. Okay. Yung puti. Ah, ito pala yung sa hot. Ito pala yung sa cold. On go. Yun. 36 ohms. Ito yung klase ng speed connector na mahirap bunutin. Hinihila ko siya, hindi ko siya mahila-hila. Ito yung merong klase ng sinusungkit. Ito yata. Pinipindot to para ma-release. Sa hihilahin. Kita ba? Ayaw. Dito. Yon. So, sinusundot siya sa gitna para umangat to. Kita ba yan? Meron siyang parang lock. Okay. Tanggalin ko lang yung tatlo. Ayan o. Tianggal ko na siya sa lagayan. Tianggal ko lang yung mga connector niya. Testerin ulit natin to. Ito yung para sa hat. Ayan. Tanggal. Nasa continuity checking tayo. On. 3640. May resistance talaga siya. Itong isa. So, madumi nga pala siya. Madumi yung terminal niya kaya nililinis ko ng brush. So, itong brush siya ay parang steel brush na manipis lang. Para gumanda yung contact. On natin to. Ito talaga may resistance. Subukan ko rin itong i-repair. So, nabubuksan yan. Hindi ko lang alam kung naibabalik. Sundutin lang to. Ayaw. Dito pala. Sisikwatin ko dito. Ang mahirap kasi ngayon, sarado ang mga hardware. Ayun, meron siyang bola. Ito natin. Meron siyang parang bola dun. Ang grasa yung mga itim niyan. Meron niyang spring. Meron niyang spring dito na meron parang grasa lang yan. Okay? Tapos dyan nakakapatong-tong bulitas niya. Tapos ito yung contact point niya. Tatanggal na yan. Yun. Mukhang okay naman eh. Ayun, maitim yung loob. Ayan, sobrang itim.
Kaayurin ko na lang itong screwdriver ko. Yun o. Parang nag-carbon siya. Ayan yung contact point. Tapos yung isa nyan, yung nandito. Hindi ko lang alam kung anong tamang posisyon nito. Malalaman naman natin yan. Pagkabalik natin. Okay pa. Ayan. Ayan no, lumipad yung bola niya. So trial and error talaga pagka magre-repair ng ganito. Kailangan lang natin tiyagain. Huwag nyo alisin yung grasa kasi yun yung nakakatulong para hawakan yung bulitas niya. Kasi pag wala yan, laglag ng laglag yan. Tapos yung on position niya, dun siya sa bandang walang paa. Ayan o. Kaya sisilip ko siya kung nasaan yung on. So itong side na to yung on. Ito ay bibiglain ko lang ng pagpasok. Yun. Naka-on na siya, pero ayaw niya mag-off. Ibig sabihin, mali na naman. Ulit-ulitin ko lang to. Babalikan ko na lang kayo pag natapos ko. Kung matatapos. Ayan, ibalik ko rin siya. Pero binaklas ko isa. Kasi binerify ko kung ano talaga itura nung nasa loob. So nakasub-sub siya. So kakabukas ko lang nito. Nilinisin ko rin yan para hindi magtampo. Ito kakabalik ko lang. Swertihan. Swertihan tsaka tiyagaan. Para may balik. So ayan o, oh, meron na agad siyang continuity. Tingnan natin sa off. On natin. 0.03. So gumanda na yung contact niya. Okay, itong isa rin. Pero ito binunot ko pataglid. Tapos, ayun. Tanggalin ko lang ulit to. Ito walang grasa dito, no? Yung isa merong grasa. Natunawan siguro ang grasa. Yung marami rin yung contact sa loob. So, yun, malinis na. Pati itong contact nito. Ang contact nito sa ilalim. So, ito. Gamitin ko yung steel brush ko. Yun. Ang ganda. Tamayin natin sa taas. Nagka-carbon talaga ang contact. Normal yan. Pero ito, sa sobrang tagal din siguro naka-stack. Susubukan ko kung may babalik ko nang nakatapat tayo sa camera. So ito, nakasub-sub, nakapaganyan. Diyan ka na. So, ang ginawa ko kanina, ito yung on, oh, doon sa side ng walang paa, yung on. Ayan pa rin yung bulitas niya. So, ang ginawa ko doon sa isa, tinapat ko lang ganito, tapos, nigla ko, yun. Sorry, hindi pala kita, pero, yun, patagilid, sabay bigla. Testerin natin to. Ito yung kaninang may resistance na 30 ohms. Yung isa wala talagang resistance. Mataas yung resistance yung isa. Ayos. Maganda na. So, tagain lang natin linisin. Kung masira natin, mura lang naman yan. Okay, ngayon testerin naman natin tong ilaw. So, sa diode mode lang tayo. Diode. Yan, diode mode. So, ito yung bicolor LED. So, yung negative niya o yung cathode niya sa gitna. Yan. Common cathode lang to. Orange siya. Pagkabilang side. Yan, umiilaw. Makita natin na ilaw. Kulay green. Tsaka kulay orange. Yung kabila. Yun sa cold side. Ito yung sa hot. Yung kulay pula. Ito yung kulay orange. Okay. Test muna natin to. Lagay ko lang sa resistance. Ito yung thermostat.
5.1 ohms. Okay, ito yung may resettable, KSD-303. Ayan o, KSD-303. 97 degrees centigrade sa Celsius. Siya yung may manual reset. Ito yung KSD-301, 89 degrees Celsius. Yan, meron siyang resistance. Dapat siya short kasi switch lang to eh. Mag-open lang to pag na-reach niya yung temperature niya. Pero pag hindi niya na-reach, tong KSD-303 ang susunod na mag-trip. So, overload protection to o over temperature. Ito yung sa cut-in cut-off. Puputulin ko muna tong video na to dito para hindi na ito umaba. Gagawa na lang tayo ng part 2. Sa susunod na video, i-energize natin to at itetest pa natin yung ibang pyesa. Maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan niyo tong video na to. Maglalagay na lang ako ng link sa video description pag available na yung part 2.